Hello, hello everyone. This is Elizabeth Tulfo and welcome to my channel. Welcome to my Mayana Garden. Makalimutan to subscribe to my channel. Don't forget po to click the notification bell para updated kayo sa susunod na mga videos ng inyong happy plant. Pandemic, nag-start na po ako maging plantita at naging collector na rin po ako ng mga mayanas. So, lagi po akong bumibili ng mga mayanas online at kung saan po ako po ay naka-order na po ako dinner nito. So, andyan lang po sa ilalim ang information kung sino po siya, sa message nyo lang siya. Ito po ay delivered door-to-door dito kasi ipapakita ko sa inyo isa-isa ang ating mga bagong mayanas. Ayan na po ang ating unang nabuksan na mayana. Ito po yung tinatawag nilang top cut. So, pag sinabing top cut ng mayana ay puputuli niya yung pinaka-top tapos ibibigay niya ito sa iyo at she will send it to you. Ang masasabi ko naman ay maganda naman ang pagkaka-cut kasi mahaba rin siya. And you can even do at least two plants in this kasi pwede natin i-cut pa sa isa into two ito. Pwede pa natin i-cut into two para maging dalawa kagad yung mayana. See how beautiful that is. Ganda, ano? Of course, it looks a bit sad yung ating halaman. Of course, dahil syempre sa pagsakay nito ng bus at pag-travel all the way to Manila. Pero, however, madali naman sa isang mabuhay ito. Usually, ginagawa ko, inilalagay ko muna sa tubig, sa isang balde ng tubig. Lahat ng mga bagong mayanas, ilalagay ko siya sa balde na may tubig. At saka namin, i-replant the next day para na nakainom siya ng maraming tubig. For me, it really works kasi na-try ko siya. Top cut din. Lahat ng mga binigay sa akin ay top cut. So, ayan. So, malaki naman itong ang malaki naman ang leaves ng mayana dito. Okay, mukhang lantang-lanta itong mga to. However, tubig lang ang kailangan nito. Next day, kailangan i-replant gagawin natin. So, we just need to put water or water this mayana twice a day, lalo na po summer na. Kailangan morning and hapon at hindi po dapat tanghali dahil mainit, bawal po yun. Meron na rin ako nito, pero she sells it by 30s, like 30 mayanas in 30 mayanas in one price. So kaya lang ako order is of course meron siyang mga mayanas na kasama doon sa 20s or 30s na na-rare pa sa akin at hindi wala pa ako. So ito yung susunod. So kakaiba naman ito, ibang klase naman ito. See the colors of dark pink, brown, dark brown, and green. Ang ganda, no? Mukha na siyang dry, pero magawan pa natin ito ng paraan. So, give it like maybe a week or 2 weeks with proper watering, enough watering, at dapat under the shade para po siya mabuhay. Ito po yata yung tinatawag na dip in wine. Lace mayana po ito. Tsaka malalaki po ang leaves nito. Wow! Ganda ng kulay nito, oh. Okay, ito yung isa sa mga wala pa ko. Kaya that's why I ordered from her. Ang ganda ng colors niya. And meron na ako nito, pero kakaiba naman nito kasi napakaganda ng pagka-light pink niya. Para siyang, it looks like it's been painted pink and green. So pretty. Ang ganda nito. Ayan po. Ito po. Ayan naman po siya. Ang ganda-ganda naman po din ito. Ayan. Tsaka ang maganda po nito is napakalaki po ng leaves. Ito naman. Sa totoo lang, hindi ka ayang tingnan ang mga halaman na ito ngayon. Of course, na siguro, of course, yung sa bus ay mainit. At nainitan po ito for sure. Kasi of course, nasa cargo area po siya. Cargo hold po siya ng bus. Wow, this is so pretty. Ganda. See, green. Tapos nun, napakayabang ng color niya. So pretty. Yeah. What I like about our online seller, that she gives me freebies. So meron siya isang maliit na binigay sa akin. It's so nice. The colors are pretty.
kasi sa freebie. Appreciate! Sino ba naman ang ayaw ng freebie ngayon? Of course, everyone appreciates free or things that's been given free. So, ito naman yung susunod. Ayan. May pagka-dry na sila, pero papakita ko sa inyo next time na huwag kayong mag-aalala sa mga makakapanood po nito at isipin niya, ano ba yan? Dry na? Para bang hindi yata, hindi yata buhay yun. Parang patay na yata. Huwag kayong mag-alala kasi ang katapat lang niyang mayamayanas na ito ay water lang. Kaya ito yung isa. There you go. So this one naman is yellow. Ito naman ay orange mayana. Actually, this is very beautiful. Meron na rin ako nito, pero malaki na. This is actually very beautiful pag lumaki na. Ang ganda-ganda na. Very, very lush. Meron na naman isa. Ito, wala pa rin ako nito. This is new for me. Gusto ko lang po siya pakita sa inyo yung nanonood sa akin. Meron po akong mga audience. Yan ang aking audience. Madali pong buhay ng mga mayano na ito. Kailangan lang po nating diligan agad. Ilalagay ko po sa isang paso na may tubig po ito. O isang pot na may tubig. Hindi mainit ha, yung normal temperature ng water. Tapos kinabukasan po namin o ilalagay sa plastic na may soil. So, here you go. And I hope you enjoyed our Mayana unboxing. Basta po, huwag niyong kakalimutan dahil summer na ngayon. Diligan po natin ang ating mga Mayanas ng morning at saka afternoon. Pagkatapos po, kung hindi na maaraw, kailangan po natin bigyan ng, lagyan na po natin ng, ang pag-spray po ng, proper po ng spray po ng ating insecticide ay in the afternoon or late afternoon po bago maggabi para hindi rin po masunog ang ating mga Mayanas. At ang number one din po ay pwede rin po ang bagong tanim na mayana ay kailangan po ay nakalagay lang po sa dilim. At pwede naman po maarawan ang mga mayanas. In fact, ang mga mayanas po ay mas maganda ang kulay kapag ito po ay naaarawan. Pero mas maganda po yata ang mayana ay naaarawan ng morning sun at nasa dilim na po siya in the height of afternoon, like 12. So hello everyone! Pagkatapos po nating matanggap ang ating mga bagong mayana cuttings, ay inilagay ko ang mga mayana sa isang timba na merong tubig. Nag-overnight po ito dito at ngayon naman po ay ilalagay naman po natin siya or itatransfer natin siya sa isang flower vase. So ang gagawin po natin ay tatanggalin po natin o tinatanggal po natin dito ang mga excess na mga dahon ng mayana. Para pag inilagay po natin sa flower vase, ay maganda po ito at magandang tingnan. Hello mga kamayanas, dalawa po ang ibig sabihin kung bakit kailangan natin i-arrange ang ating mga mayanas sa tubig. Ang una po ay napakaganda pong tingnan kasi nakalagay po ito sa flower vase. So instead of having flowers, ay meron kayong mga cuttings of mayanas. Kasi nga iba-iba ang kulay ng mayana, maganda itong tingnan at napakagandang display sa inyong mayana garden or sa inyong table. Ang maganda po dito ay it will take 2 to 3 weeks bago po lumabas ang mga nodes or mga rootings. Huwag niyo po kakalimutan na dapat po ay nasa indirect
bright sunlight po ang lalagyan ng ating bagong Mayana cuttings. At huwag niyo po kalimutan, napalitan po ang tubig every 3 days. Enjoy your new Mayana cuttings and new Mayana flower arrangement. Thank you for watching. Please follow and subscribe to my channel, Elizabeth Tulfo, and press the bell to get notified for new videos. And most of all, stay safe and God bless.